Hello guys, so welcome back to my channel. So sa part na to, ito na yung magiging last part ng tutorial natin. So sa mga naghintay, sa mga nag-abang, at saka sa mga nakarating dito sa part 2, maraming salamat sa inyo. Okay, so huwag na natin pahabain pa to, simulan na natin. So bali, yung tab na yan na nasa baba is tab number 9 na. Okay, so bali ipiplay ko siya ng ganito. So ganun lang. Okay? So ang gawin nyo, itong index finger nyo, isidihin nyo rito sa second string ng second fret. And then i-play nyo siya ng ganito. So ganun. Okay? So idihin nyo to rito na index finger nyo sa second string ng second fret. Kalabitin nyo, and then i-hammer nyo gamit yung middle finger nyo. Okay? Ganun. After nyo may hammer, kalabitin nyo siya, and then i-slide nyo papunta ng fifth fret. Okay? So bali, ganun siya. And the next nyan is ganito na. So ganun. Itong index finger nyo is iabang nyo agad dito sa 5th string ng 4th fret. Okay? And then kalabitin nyo siya, and then tatlo kay 2nd string. So ganun. Okay? And then after nyan is ganito na. So yun lang yung last part nya. Okay? Kalabitin nyo si opening ng 4th string, tsaka itong index finger nyo, ilagay nyo rito sa 2nd string ng 3rd fret, and then kalabitin nyo, islide nyo papunta ng 2nd fret. Okay? So ganun. Okay? So, bali, all in all, pag-play natin siya is, ganito siya. So, ganun. Okay? So, next na tayo. So, next natin is tab number 10. So, ipiplay ko siya ng ganito. So, ganun siya. Meron siyang harmonic dun sa bandang dulo niya. So, ang gawin nyo, itong index finger nyo, isilagay nyo rito sa 3rd string ng 1st fret, middle finger is 4th string ng 2nd fret, at saka ring finger is 2nd string ng 2nd fret. And then, kalabitin nyo na sabay si 2nd string at saka 4th string. Okay? So, ganito. And then, ipull nyo siya dun sa gamit yung ring finger nyo. Okay? Ganon. And then, after nyan, mag-harmonic na ng ganon, okay? So, gawin nyo, di ba nakadiin itong dalawang daliri nyo rito? Ganyan, nakadiin yan. And then, ang gawin nyo, itong index finger nyo is ilapat nyo rito sa 13th fret. Ilapat nyo siya, huwag yung masyadong diinan, okay? Tapos, itong middle finger nyo, ito yung gagamitin nyo pang kalabit, okay? Pag kinalabit nyo yan, siguraduhin nyo na mailalapat nyo yung index finger nyo rito sa 13th fret. Huwag nyo masyadong diinan para tumunog siya, okay? So, ganito. Ganyan. Ganun lang. And then, dito naman sa baba sa 12th fret. And then, sa baba uli. Ganun. Okay? So, ganun siya. Okay? Practice nyo lang siya hanggang sa makuha nyo. Basta, ang sikreto lang dyan is itong thumb nyo is ilapat nyo lang siya. Huwag nyo siya masyadong didiin na para tumunog. Okay? At saka yung pangkalabit nyo, gamitin nyo yung middle finger nyo. So, bali. So, ganun siya. Okay? So, bali, all in all, pag-play ko ulit siya is ganito siya. So, ganun lang. Okay? So, next na tayo. Okay, so next natin is tab number 11. So, si tab number 11 is ipiplay natin siya ng ganito. So, ganun lang siya. Okay? So, sa part na ganito, hindi ko na siya ituturo dahil naituro ko na yan sa tab number 9. Same lang sila ng notes na yan. Okay? So, para mabilis tayo. So, after ng ganito, ang next na nyan is ganito na. Okay? So, ganon. So, ang gawin nyo, itong index finger nyo is idihin nyo rito sa 5th string ng 4th fret. Tapos, ito naman na middle finger nyo is 2nd string ng 5th fret. And then, i-play nyo siya ng ganito. So, ganun lang. Okay? So, ang gawin nyo, kalabitin nyo si 5th string and then 2nd string. Okay? Ganun. And then, after nyan, ganun lang. Kalabitin nyo ulit si 2nd string. I-hammer nyo naman gamit yung pinky nyo. Ganun. And then, bitaw, kalabit ulit ng 2nd string. Okay? So, bali,
Ganon. So, so ganon lang siya, okay? So, bali again. So, ganon, okay? And then, yung last part niya is, so, ganon lang siya, okay? So, ang gawin nyo, itong index finger nyo is, ilagay nyo uli dito sa 2nd string ng 3rd fret. And then, kalabitin nyo muna si 4th string na opening. And then, kalabit nyo, sundan nyo agad si 2nd string. And then, slide nyo papunta ng 2nd fret. Okay? And then, bitaw, kalabit ng opening. So, bali. So, ganun siya. Okay? So, bali, all in all, is ganito na siya. So, ganun lang. Okay? So, next natin is tab number 12. So, si tab number 12 is ipi-play natin siya ng ganito. So, ganun lang. So, ang gawin nyo, itong index finger nyo is i-diin nyo rito sa 3rd string ng 1st fret. Middle finger is 4th string ng 2nd fret. And then, i-play nyo siya ng ganito. So, 4th string, 3rd string, 2nd string, 4th string. And then, 3rd string, 4th string. So, bali. So, ganun lang. Okay? And then, last part niya is ganun lang. Kalabitin nyo si 3rd string and then, i-strum nyo siya simula dito sa 4th string pababa. Okay? So, bali, pag-linay natin siya is ganito na. So, ganun lang. Okay? So, next na tayo. So, next natin is tab number 13. So, si tab number 13 is ipi-play natin siya ng ganito. So, ganun lang. Okay? So, ang gawin nyo, itong pinky nyo is i-diin nyo rito sa 2nd string ng 5th fret. Tapos, itong index finger nyo is 5th string ng 4th fret. So, ganyan ang itsura. Okay? Then, ipi-play nyo siya ng ganito. So, kalabitin nyo muna na sabay si 2nd string at saka 5th string. After nyo makalabit yan ng sabay, sundan nyo agad ng tatlong beses na kalabit kay 2nd string. And then, slide mo dun sa papunta ng 6th fret. Okay? After ng tatlong kalabit, slide mo siya papunta ng 6th fret. So, bali. So, ganun lang. Okay? And then, sunod nyan is, so, ganun lang. Gawin mo, itong middle finger mo, is ilagay mo agad dito sa 3rd string ng 4th fret. And then, kalabitin mo siya ng ganito. Ganun lang. Okay? 5th string, 3rd string, 2nd string. Okay? Ganun lang. So, bali, all in all, is ganito siya. So, ganun lang. Okay? So, next tayo. So, next natin is tab number 14. So, bali, piplay ko siya ng ganito. So, ganun lang. So, ang gawin nyo, index finger is 1st string ng 1st fret, middle finger is 1st string ng 2nd fret, pinky is 1st string ng 4th fret. So, bali. So, ganun. And then, after nyan is, so, ganun. Yung pinky nyo, i-diin nyo rito sa 1st string ng 5th fret, index finger nyo is 6th string ng 2nd fret, and then, kalabitin nyo na sabay. After nyo makalabit na sabay, sundan nyo uli ng kalabit kay 1st string. Kalabitin nyo yan, then, i-slide nyo papunta ng 7. Okay? So, bali. So, ganun. Okay? So, bali. So, ganun. And then, last part niya is, so, ganun. I-diin nyo itong pinky nyo dito sa 1st string ni 7th fret. Ring finger is 5th string ni 7th fret ulit. And then, kalabitin nyo na sabay. After nyo makalabit na sabay, sunod nyan is ganito na. So, ganun. Okay? So, kalabit, after makalabit na sabay, ang gawin nyo, itong index finger nyo, ilagay nyo rito agad sa 1st string ni 5th fret and then tanggalin nyo yung pinky nyo. Kalabitin nyo si 5th fret and then iurong nyo itong ring finger nyo rito sa 6th fret ng 5th string and then kalabitin nyo. Okay? So, bali. So, ganun siya. Okay? Again. So, ganun lang. So, bali, all in all, paglinayin natin is ganito siya. Ganon. Okay?
So again. So ganun lang siya. So next na tayo. So next natin is tab number 15. So ipi-play ko siya ng ganito. So ganun lang. So ang gawin nyo, itong middle finger nyo ilagay nyo rito sa first string ni fifth fret. And then kalabitin nyo, then urong nyo ng fourth fret. Okay? And then i-slide nyo na papunta ng second. So bali. So ganun. And then after nyan, so ganun. So diba nakadayin yan dito ng middle finger nyo? Itong index finger nyo naman isilagay nyo rito sa fifth string ng second fret. And then i-play nyo siya ng ganito. Okay? So kalabitin nyo muna si first string and then next nyo is ganito. So pagkakalabit nyo na sabay kay first string at kay fifth string, i-pull nyo itong middle nyo. Okay? And then sundan nyo agad ng kalabit ng first string uli. Okay? So bali. So ganun lang. Okay? And then yung last part niya is so ganun lang. Itong index finger niya, di ba nakadayin niyan dito sa 5th string ng 2nd fret? Iurong niyo lang dito sa 5th string ng 4th fret. Okay? So bali, all in all, pag planay natin siya is ganito na siya. So ganun lang. Okay? So next natin. So next natin is tab number 16. So si tab number 16 is ganito na siya, ganito naman siya. So halos may pagkakahawig siya dun sa tab number 15, same lang sila. Okay? So instead na ito yung index finger ang didiin ang kakalabitin mo, ang kakalabitin mo naman dito sa 16 tab is opening ng 6th string. Okay? So bali. So ganun lang siya, okay? So madali lang. Imbis na dun sa 15 na tab natin is ito yung kakalabitin mo, this time ang kakalabitin mo yung opening ng 6th string. Okay? So bali again. So ganun lang siya. Okay? So next na tayo. Okay, next natin is tab number 17. So bali, yung tab na yan, yan na yung pinaka magiging last note nung kanta natin. So bali, ipi-play ko siya ng ganito. So ganun lang. Okay? So ang gawin nyo, middle finger nyo, ilagay nyo rito sa 2nd string ng 5th fret. Ring finger is 3rd string ng 6th fret. And then i-play nyo siya ng ganito. Kalabitin nyo 3rd string, 2nd string, and then babalik kay 3rd string. And then sundan nyo agad ng opening na 6th string. Okay? So again. So ganun siya. Next natin is so ganun lang. Okay? Index finger nyo ilagay nyo rito sa 1st string ng 5th fret. Kalabitin nyo. And then uurong nyo papunta ng 1st string ng 4th fret. And then last part niya, i-slide mo lang pabalik uli ng fifth fret. Okay, so. So, ganon. So, bali again. So, after niyan, pinaka-last part niya is, strum na lang ng ganon. Okay, so nakadiin itong index finger niya, nakadiin kay first string ng fifth fret, middle finger, second string ng fifth fret, ring finger is third string ng sixth fret, and then i-strum niyo siya ng fifth string, third string, second string, and then first string. Strum nyo siya. So, ganun. So, again, pag-planay natin siya. So, ganito siya. So, ganun lang. Okay? So, yun yung pinakala last part niya. So, by the way guys, hanggang dito na lang yung tutorial natin. So, I hope na intindihan nyo siya at saka nasundan kung paano ko siya planay. So kung medyo nahirapan kayo, try nyo na lang siyang i-replay and then intindihin nyo siya ng mabuti. O kaya naman, i-comment nyo na lang dyan sa baba at saka try ko siyang sagutan. Okay? So, by the way guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe at saka kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please pa-support naman ang channel na to nang sa ganun makagawa pa ako ng mas maraming tutorial at saka nang may turo sa inyo. Okay? So, just click the subscribe button pati yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So, hanggang dito na lang to. See you in my next video. Salamat!